Good evening po sa lahat. Alam niyo po, importante po itong pag-uusapan natin, kaya mag-react po kayo ah. Alam niyo po ba na nagkaroon ng sagupaan yung PDEA at PNP? Tapos medyo malaking issue ngayon, kaya naisipin ko po na mag-live at makipag-usap po sa inyo para maliwanagan po kayo, kasi baka mamaya may i-blame kayo sa PNP or sa PDEA, 'di ba? Hindi rin 'yun fair. So pwede nating pag-usapan 'yun. At saka kahapon napanood ko po talaga yung press briefing ng PNP at PDEA. Isa sa pinakamalaking problema ngayon na ating bansa ay talagang droga. So, mula pa nung 2016, nung naupo po si tatay, di po ba, sa June, naupo po siya bilang presidente po natin, si tatay Digong po, talagang sinasabi niya pa ulit-ulit po, nun pa lang na ang plataforma po niya ay no to drugs, corruption, and criminality. So, obvious naman po, bawat survey at bawat po stats po ng crime po or kriminalidad po sa bansa natin, talagang pababa ng pababa po. Naalala ko, meron po akong pinost dati tungkol sa krimen po sa Pilipinas at talagang mas mababa po ngayon. So, dahil yan sa, syempre, sa pakipaglaban ng mga pulis natin at iba pang mga ahensya, kontra kriminalidad at saka droga. So, eto na po yung problema natin. Naalala nyo po ba na nung simula po yung si Matobato, di po ba? Naalala nyo yun for sure. Hindi nyo makakalimutan si Matobato kasi siya po yun ang nagsabi na isa siya sa yung tinatawag na DDS or anong tawag yun? Davao Death Squad na wala namang katuturan. Naalala nyo po ba yun? Tapos, di po ba nalaman na yun pala si Matobato ay isang senador yung naging parang backup niya para nga magkaroon ng chance na maging resource person sa Senate hearing. Alam ko po naalala nyo yun. And bakit po ito relevant sa pag-uusapan natin sa PDEA at PNP clash na talagang, alam nyo po ba, 2 days ago, sa gabi, nagkaroon po sila ng higit isang oras po na sagupaan talaga, putukan talaga. So, ito yung i-explain natin. So, una, bakit sila nagkasabay at nagkaputukan. So, during the press briefing po, ito po yung sinabi ng dalawang heads ng departamento, ano, ng PNP at head ng PDEA. Meron kasi silang informant. So, normally po, kapag nagbababay bust ka, operation, so, may bibili, tapos merong nagbebenta. So hindi natin alam kung ano yung ginagawa ng PDEA at ano yung ginagawa ng PNP. Hindi natin talaga alam, pero kapag buy bust operation, so meron talagang nagbebenta at merong bibili. So anong nangyari? Ang paliwanag po ng PDEA ay ganito. Meron silang informant. So halimbawa, bibili sila. Kapag bibili po sila, halimbawa, sabi nila NCR. So, bago pa lang po sila gagawa ng isang operasyon, sinasabi nila sa PNP na merong operasyon NCR. Tapos, magkaiba kasi yan eh. Magkaiba. Pwedeng sa northern part ng NCR, southern part. So, hindi sila, ang alam nila po ay hindi sila magkakasalubong. Kasi nga, NCR lang naman. Pero, nagko-coordinate po sila. So, ang sabi ng head ng PDEA kahapon, ganito yun, yung informant, sasabihin na, dito tayo, halimbawa sa Quezon, tapos biglang, hindi pwede sa Quezon, punta tayo ng ganitong lugar. So, dahil nga, syempre, may nagbabantay, diba, pasekreto nga yung mga ganitong mga illegal na aktividad, diba? So, palipat-lipat, hanggat, yun, hindi nila namalayan na yung gabing yun, yung araw ng yun na nagkaroon na ng putukan, kasi hindi na nila alam kung sino yung sa informant nila or sa target nila.
Yun yung problema doon. So, nagtanong ang mga media natin, sabi nila, hindi ba kayo nag-uusap? So, sabi nga ng leader na nag-uusap nga po sila. Pero hindi mo naman pwedeng sabihin kung ano yung talagang pinaka sekreto. Kasi, syempre, it's an operation, di po ba? I think it's common sense na kapag ikay nagkakaroon ng isang by-bust operation, alam po natin na hindi po madali na i-divulge mo lahat. At ang pangalawa pa pong problema, maliban sa palipat-lipat po sila, kasi ganyan po talaga, hindi lang po ngayon, mula pa po noon, ganyan na po talaga yung operasyon kapag nanghuhuli po, nagbabaybust po. So, yung informant na kasama nila or talagang yung nagbibigay sa kanila ng impormasyon for that project or for that case, ang laging sinasabi alias. So, halimbawa, alias Boyet. So, hindi mo talaga alam kung alin kasi alias lang. So, only during that time na talagang hinuhuli mo sa akto, saka mo lang malaman kung sino siya talaga at ano yung totoong pangalan niya. So, tinanong ulit ng mga taga-media na pwede bang sabihin nyo sa amin kung sino ba yung may kasalanan, sino ba yung target, ang PNP ba or ang PIDEA. So, sabi naman ng PNP at PIDEA na mahirap sabihin kung sino yung target, kung taga-PIDEA ba or taga-PNP. Mahirap kasi bakit hindi nila masabi? Kasi nga, magkaiba sila ng operasyon. Kaya nga, sabi lang ng PIDEA at PNP na ayaw namin na parang ang dami namin sinasabi dito tapos pinapanood sila ng sindikato tapos pinagtatawanan lang sila kasi nga imagine mo parang sinabong ang PIDEA at PNP tapos namatay po yung dalawang pulis natin at may isang injured tapos sa PIDEA naman ano yan, merong isang namatay yata, tapos yung informant nila namatay din, yung informant namatay. Tapos merong isa na injured yata, isa or dalo, pero okay na daw. Hindi na seryoso or delikado. So, alam nyo po, first time to na talagang naging public ang sagupaang ito. So, thank you to Tatay Digong, ano, kasi siya po yung talagang unang nanguna para bigyang daan ang mga Pilipino sa social media upang makita natin lahat ng ginagawa ng gobyerno natin. So, nung press briefing kahapon, sabi ng PIDEA, head ng PIDEA at PNP, hindi sila mag-aaway. Magkakaroon sila ng joint, tawag dito, joint investigation para fair. Pero, eto na, ang nangyari po, sabi ni Spokes Rokoy kaninang hapon, biglaan, sabi ni Spokes Rokoy na walang ibang mag-iimbestiga sa clash ng PIDEA at PNP sa Pilipinas kung hindi ang NBI lang. And kahapon, during the press briefing, sinabi po ng SOJ na mag-iimbestiga din po sila. Which, sabi naman ng PIDEA at PNP, they're open for any investigation. Kasi, right naman yan ng ibang ahensya. Basta pwede. So, sa tingin nyo po, ano ba, alin ba talaga ang pinaka-dapat mag-imbestiga sa kanila? Dapat ba mag-imbestiga din ang PIDEA at PNP joint? Or dapat ba na ang NBI lang? Pero, ako, I trust Tatay Digong's decision. So, kung sa tingin ni Tatay Digong na NBI lang ang dapat respetuhin natin yun. Kasi syempre, magiging bias din yun, diba? Kasi PNP at PIDEA ang involved. So, it would be fair enough na ibang ahensya ang mag-iimbestiga, di po ba? So, ang SOJ naman, depende na kung ano po yung ano nila, plano po nila sa pag-iimbestiga. Pero sa tingin ko talaga po, ang nagiging apektado dito is yung ahensya ng mga pulis at ng PIDEA. So, ang PIDEA po, sila po talaga ang pinaka main agency para po sa drug operation natin, drug war natin. Pero malaking tulong ng mga pulis kasi
parang ano yan eh, national and then local. So, ang mga pulis po natin ang talagang nasa baba. Sila talaga hindi kakayanin ng PIDEA lang. So, kailangan talaga magtulungan ang PNP at PIDEA. So, hindi naman tama po na sabihin natin na itigil na yung pagtulong ng PNP sa PIDEA, PIDEA na lang, dahil lang sa nangyaring yun. Kasi ako po, sa sarili kong hinuha, ang dami na pong nag-surrender, ang dami na pong dumaan na maliit hanggat sa malaking mga isda sa itong drug war natin. So ngayon na nagka-clash itong PIDEA at PNP, could be meron talagang target na nasa taas, hindi natin alam. And bago pa po ito nangyari, sinabi ni Tatay Digong talaga sa live niya na kahit pa intelligence ka, ipapa-check kita. Kasi nagalit si Tatay at marami siyang tinanggal na mga nasa puder or nasa ehensya natin. Kasi yung mga ecstasy, yung mga iba pang mga droga na mamahalin, hindi sinasali sa pag-surrender. Kumbaga, I'm sorry, hindi verbatim po yung term ko ha. Pero yun po ang sinabi ni Tatay na bakit mga ganitong tao hindi to dapat isama. So basahin ko yung sabi ni Ma'am Cecil Reyes, mga totoong Duterte supporters trust President Duterte's wisdom. Yes po ma'am, talaga ako po I really trust kung ano po yung sabi ni Tatay Digong. Kaya agaran po na nag-announce si Spox Roque kanina lang mga hapon. Sabi niya na una, sabi ni Spox Roque na sino ba yan yung mga my best friend dyan at nahulog sa best friend nila. Ah, yan yung una. Tapos, joke lang po. Tapos yung, para hindi naman po kayo ma-board. Tapos yung sumunod po, ang sabi ni Spox Roque yun na ang NBI lang talaga ang dapat mag-imbestiga. So, tingnan lang natin kung ano ang respond ng, or response rather, ng PIDEA, PNP at SOJ. Kasi ito pong tatlo ang nauna eh. Ito pong tatlong ahensya ang naunang nagboluntaryo na talagang PIDEA and PNP will work together. Tapos yung SOJ, separate po ang gusto nilang gawin na investigation. Pero kung NBI, tingnan po natin kasi syempre that's our National Bureau of Investigation. They know more about it and ang alam ko po, nung press briefing po kahapon, kinolekta na po nila agad yung mga cellphone. Para po, gawan daw po ng forensic. So, I hope na walang na-delete doon, di po ba? Kasi, syempre, gusto natin malaman kung ano yung katotohanan. Although, nag-promise po yung head ng PIDEA at head ng PNP na sabihin kung ano yung resulta ng investigation po nila, pero ang punto po natin bilang mamamayang Pilipino, alam po natin na hindi madali ang drug war na ito. Alam po natin na talagang kung sa Bisaya po, dut sa bukog, alam nyo po yun, bukog is bone. Yung talagang, nasa ano, paano ba sabihin yan sa Tagalog? As in talagang nasa bukog na eh, nasa kalamanan na po yung problema natin sa droga. So, siyempre, pinabilisan ni Tatay yung war natin sa drugs kasi siyempre next year po, di po ba, is last term na ni Tatay. Tapos, ang bilis lang, mag-June na po. Anong buwan na tayo ngayon? Magma-March na. So, talagang binibilisan na po natin yung kontra natin sa droga para naman magkaroon po tayo ng peace of mind and magkaroon po tayo ng kalayaan. Alam nyo po, ang sarap ng feeling na kahit gabi na, alas 9, alas 10, or kahit na madaling araw na naglalakad sa daan ay hindi ka natatakot. Di po ba na nagmumotor ka na alam mo na talagang makakauwi ka ng maayos. So, sa tingin ko po, itong PIDEA at PNP ngayon, we don't have prejudgment, pero kasama ang informant nila. Kasama yung pagpaplano na yan. So, talagang one of those people na kasama nila could be one of the target. At
pwede din na talagang yung sinabi ng PDEA na pwede pinaglaruan din po sila. Pwede, posible din po yun na pinaglaruan sila. So, sa tingin ko po, ang panawagan ko lang sa ating lahat na kasi marami akong nababasa na comments, marami akong nababasa na shares and posts. So, naisipan ko mag-live para naman sana kapag po tulungan niyo po ako i-share itong live na to na sama-sama nating paliwanagan yung mga kababayan natin na bigyan natin ng karapatan. Kung sabi ni Tatay NBI, bigyan natin ng karapatan ng NBI na imbestigahan ang kasong ito. Kasi could be, maliit man itong bagay na nangyari, ngayon lang to nangyari sa buong drug war natin, could be part of the big fish yung nahahanap nila or hinahanap nila, di po ba? Tapos, nung malapit na, na nakita na kung sino-sino at nagkaroon na ng clash nga po at gunshot that lasted for 1 hour. So, nagtanong po yung media, sabi ng media, bakit tumagal ng isang oras ang putukan? So, ang explanation naman po nila doon ng leader ng PDEA, kasi siya po mismo yung nagsasalita, sabi niya, hindi mo kasi alam eh, pag nakita mo na, akala mo na nahuli ka na and could be yung masamang target talaga andun na at nagpaputok na. So what they did is really to protect their lives. So nagputukan na hanggat na tumigil when they knew na from different departments na po sila, police at PDEA. Kasi paano ba natin ipaliwanag ito? Ako, naiintindihan ko na hindi sila magsusuot ng anumang kasuotan na pwedeng magduda yung target nila, di ba? Kasi syempre, kailangan mong magpanggap. So, naka-chinelas, naka-sapatos, or naka-depende sa kung ano yung estilo ng pinupuntahan nila. Pero, sa tingin ko lang, panawagan ko lang sa ating lahat na itong nangyari sa PDEA at PNP, ngayon to eh, malaki to eh, malaking bagay, tama, I agree. Pero, now that the president has spoken, tapos yung NBI po yung mag-iimbestiga, so tingnan po natin kung ano yung resulta ng investigation. Pero, ang positive po dito, ang nakikita ko pong magandang bagay dito, ay ganito, bago po ako magbababay po sa inyo. Ang magandang bagay po dito, ay ganito, merong ginagawang malaking bagay ang mga kapulisan natin at ang PDEA para sa bansa natin. And sa ilang taon, ang dami na pong nahuli, ang dami na pong nag-volunteer, ang dami na po ding nawala ng buhay dahil lang sa kagustuhan natin na magiging drug-free po tayo yung bansa natin. So, siguro baka meron ng na, talagang nag-upgrade na po yung nahuli natin. Kung baga, meron na silang clue at paakyat na hanggat na malaman na nila kung sino talaga yung pinaka-head, di po ba? So, the positive thing is they're working and talagang sinasakripisyo po nila yung buhay po nila para po sa ating lahat. So, sa tingin ko, itong video nito, ang malaking tulong po is yung i-share po natin at malaman ng mga kababayan natin na meron namang ginagawa. So hindi muna tayo wag muna tayong manghusga, kumbaga. Tingnan natin kasi importante kasi po kay Tatay Digong ang mga pulis. Importante po ang pagtulong ng pulis sa PDEA. So that's very important for the drug war. So kapag makikisabay po tayo at nag-aaway na po sila, mas lalo pong hindi tayo mananalo sa gusto natin, di ba, na kapayapaan para sa bansa natin. So, anyways guys, sana po sa mga nakakarinig ng at nakakapanood ng live na to, thank you Sir Rams Perdilia sa pag-react. So, at kay Ma'am Cecil, thank you po. Meron bang reaction or comments? Pasensya na, hindi ko nakita. Wala. So, marami pong salamat sa inyong lahat. So, sana po yun,
Bigyan natin ng lakas ng loob si Tatay Digong kasi ano lang eh, 1 year na lang. Matatapos na po yung term niya. So sana mabigyan po ng katarungan yung mga namatay. And syempre, ang pinaka-importante is malaman natin yung katotohanan, okay? Na wala pong prejudice. So, yun lang, okay? So, have a happy weekend everyone. And thank you Sir Rams Padilla for watching. Kumusta po kayo? And keep safe po kayo dyan sa COVID-19. Okay? So, thank you guys. And that's all for tonight. If you want to know more about the Filipinos here in Taiwan, don't forget to subscribe.